What's up mga tao? This is Jack Bragarek. At maraming salamat sa pagpunta nyo at pagtambay nyo dyan sa baba at sa channel ni Mimi TV. So, let's play the intro. Huwag na natin pahabain to. Doon tayo sa totoo. Today's video, gawa tayo ng medyo luto cooking. Medyo mataas yun natin. Luto cooking with a twist. Nasamahan natin ng konting real talk at konting katotohanan sa buhay mo kung bakit ko iluluto ito at bakit ko i-share sa inyo. So, itong lulutuin ko ngayon, casual naman sa inyo at palagay ko araw-araw nyo rin namang ginagawa ito. So, syempre, mag-i-start tayo sa mga regados natin. Unang-unang zucchini. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Pinas. Meron din sa Pinas nito. Ito sa isa sa mga sangkap natin at syempre the main reason kung bakit ako magluluto nito. Dahil dito sa mga itlog na to. Itong mga itlog na to ay naging kasama ko simula nung pagkabata ko. At kung bakit at kung nasaan ako ngayon, ito magiging kasama ko sa pang-araw-araw na buhay ko. Take note ha, pang-araw-araw na buhay ko. So yun, ako magtataka yun, no? Bakit sa dami-dami ng pwedeng lutuin at ito lang napili ko itlog at zucchini. Kasi bigyan ko ng konting istorya. Kung kabataan ko at hindi naman kami ganun kagaan sa buhay, ito lang yung pag sobrang wala kaming budget, ito lang yung kayang bilhin, itlog. Di naman totally sa lahat ng oras ganun kami ka, ano. Pero mas naging memorable kasi itlog to sa akin. Dahil ito lang quick Ito lang yung mabilis lutuin. Ito lang yung parang affordable pa noon. So, yun. Hanggang sa naging kasama ko to sa pang-araw-araw ko, sa mga pagkatrabaho, pag sobrang rush ako, sa umaga, itlog agad. Sarap naman siya matutusan eh. Sabi nga nila, bawal daw kumain ka na itlog nung marami sa araw-araw. Parang hindi naman eh. Lumaki naman ako ng ganito, di ba? So, ang point ko dito, kung wala kang budget, kung lalo't ngayon pandemya, huwag kang pakatotoo ka. Huwag kang maghanap ng mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Kung kaya mo na itlog, bumili ka na itlog. Ngayon, tutusin, lagyan na twist. Lagyan natin, huwag ka mapili sa buhay mo. Diba? Magpakato ka. Wala ka naman. Hindi ka naman kaya bumili yan. At kung ikaw gusto mo ng something naman sa itlog, diba? Lagyan mo ng gulay. For example, ito. Zucchini. Turo sa inyo paano magluto ng zucchini. Zucchini with egg. Chop natin ito. Chop natin ng dahan-dahan. No, ng maninipis. Maninipis. Ikita nyo ba? Panibis. Yan. Para na maging kakaiba naman yung itlog na niluto nyo. Di ba? Huwag kayong mapili sa buhay nyo. Kung ano lang yung kaya ng budget nyo, ilang gumawa kayo ng something kakaiba o gumawa kayo ng paraan para mapasarap. Yung mabibili nyo dun sa bad. Diba? Maging practical kayo. Hindi nyo na kailangan magpaawa, papaawang ganito, papaawang ganyan. Kung kaya nyo namang gumawa ng alternative o kung kaya nyo kumuha o magluto ng mga ganito, gawin nyo. Diba? Gahanap kayo ng something na kakaiba. Ayan. Alam nyo bang isa sa mga sikat ko dito sa bansang kunasan ako ngayon itlog at zucchini. Dito, hindi mo kailangan mapili. Hindi mo kailangang mapili sa buhay kung hindi ka naman ganun kayaman at hindi ka naman ganun ka maganda ang buhay. Kuidaw sa mga may kakayahan. So yun nga, itong magbabadaya tayo, itong itlog na ito talaga napaka-mean sa akin ito. Yung kasama ko ito sa pang-araw-araw ko. Sobrang naalala ko yung mga time na medyo, alam mo na, hindi naman tayo lagi mataas, hindi naman lagi tayo masagana. Naaalala ko yung mga time na yan, itlog lang minsan yung ulam ko dahil alam niyo, yung tatanong ko, bata ako, naging dependent ako, natuto ko mag-isa sa buhay. Siyempre, mag-isa ka at hindi naman nga laging ganun kaganda yung buhay. So, number one, itlog talaga yung nag-isang dahilan ko.
sa pang-araw-araw ko. Itlog, yung naging kasama ko para lumakas ako. Itlog! Itlog at itlog. Hindi naman ako lagi itlog sa buhay. Awalan Diyos, nakarating naman ako kung nasan ako ngayon. And hindi ko pa rin nakakalimutan tong itlog na to. So, lesson dito eh. Huwag kang maging, ano yun, mapaghanap sa buhay. Huwag kang maging mapaghanap kung wala ka naman din, kung wala ka naman din kakayahan. Well, kung mahirap kang pinanganap, eh, given na. Pero kung mamamatay ka sa gutom at mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yun. So, huwag kang mapili, matuto kang mag-save. Para sa future mo. So, nga, magbabati tayo ng itlog. Bate, bate. Bate. So, yun nga, marami nga dyan sa, marami ngayon sa mga hindi naman sa nilalat sa Pinas. Pag nandito ka, pag sinabi nandito kami sa ibang bansa, eh, akala nila, hindi na kami kumakain ng ganito, hindi na kami kumakain ng, no, baka mali kayo. Dahil tutusin nga, ang buhay dyan sa Pinas, mas masarap pa nga kaysa buhay namin dito. Dyan sa Pinas, pwede kayo magpa-easy-easy. Di ba? Dito, hindi. Hindi mo kailangan magpa-easy-easy dito. Kailangan mo kumilos o kumilos dito. Di ba? So, para makatipid din kami. Para makatipid din ako. Hindi na siyempre, hindi rin naman ganun ka... kamura yung mga bilihin dito. Ito, minsan itlog na to. Ito yung minsan nagiging panawid. Gutom ko. Panawid gutom ko. So, yun nga, yun ang lesson dito na huwag kang maging mapili. Kung ano meron ka, yun, hindi naman kung ano meron ka, yun at yun na lang. Siyempre, pilitin mo. Pilitin mo maabot. Pilitin mong mag-explore yung utak mo. Para sa pag-YouTube mo, gusto maging vlogger, explore mo sarili mo. Huwag kang manatili doon sa iisang kahon, di ba? Kung iisang kahon, mag-explore ka. Kung hindi ka nakakaramdam ng suporta sa iba, doon sa kahon na kinaroroon mo, mag-explore ka, lumabas ka, hanapin mo yung mga tao, hanapin mo yung mga channel, hanapin mo sila, hanapin mo yung mga bagay na pwedeng mag-grow ka. Di ba? Shoutout sa mga tama tulad ko. Di ba? So, ngayon, isosotay naman natin yung eto, yung zucchini at saka itlog. So, normal lang natin. Hindi naman tayo professional cooking. Kukwento lang naman ako ng talambuhay ko. Yun nga, inulit ko nga kanina dahil sa itlog na to, lumaki naman ako ng ganito. Itlog na to, naging kasama ko sa pamumuhay ko. Naging panawid, gutom ko siya sa mga time na rush ako. Yan, nandyan lagi si itlog. Number one, itlog. Yan, nilagyan ko lang ng konting twist, di ba? Para hindi lang naman tayo mag-plain itlog. Siyempre, kailangan may healthy rin tayo. Lagyan natin ng konting gulay. Diba? Marami pa naman pwedeng ilagay sa itlog na to sa mga gulay. Pero bigyan ko na example na mas yung mas common o mas madali siyang lutuin, di ba? So, huwag kang pa-reach. Kung itlog lang kaya mong bilhin at nagsasawa ka at yun lang kaya bilhin ng budget mo, eh, lagyan mo ng konting ganap. Lagyan mo yan. Lagyan mo ng gulay. Tulad na ginagawa ko, zucchini. Di ba yan? So, ngayon, painit natin yung napatawag dito. Yung kawali. At sabihin natin ito. Minsan gumagamit ako ng butter dito, pero this is my choice. Cooking oil. So, para sa bahala kayo. Kayo ma-pressure. Mantika lang yan. Ayan, nahiwa na natin yung zucchini at nabati na natin yung itlog. Lagyan natin ng konti paminta para great naman. Para may kwenta naman. So, buta naman tayo sa pag-YouTube. YouTuber ka mo. Gusto maging creator ka mo. Gusto maging famous. Isa tayo sa the main reason bakit ako sumali sa contest is para mag-share na rin about experience and mga lessons ko about sa pag-OIP. Alam nyo, hindi ako magaling o sa nagmamagaling. Sa loob ng isang taon ko sa pag-OIP, isa lang ang natutunan ko. Don't skip the process. So mga kaibigan, i-sutay na natin ito sa pinya habang kukwento sa inyo. So yun nga, don't skip the process.
dadaan ka talaga sa butas ng karayom dito eh. Pag nag-uumpisa ka maging creators eh. Kaya umanda ka. Sindadaan ka sa butas ng karayom. Talaga lalakarin mo bawat subscriber mo. Mas masarap yun na dahan-dahan mo siya nakukuha, hindi bigla. Dahil karamihan nga siya nakikita ko. Shoutout sa inyo lahat. Hindi sa binabash ko kayo. Ako lang to. Dahil karamihan nga sa mga creators ngayon, mga nagmamadali. Mga nagmamadaling mamonetize, mga nagmamadaling umangat ng subscriber. Pero alam mo naman, para wala nang mga content. Maulit-ulit din naman. Di ba? Meron man iba, meron mga iba na ako content, eh, hindi naman tanggap sa mga ads. Di ba? Sayang lang din mga effort nyo kung nagmamadali kayo. Dahil hindi kayo dumaan sa proseso. Gusto nyo mabilisan. Gusto nyo kumita kayo agad. Gusto nyo mataas agad subscriber nyo. Gusto, saan katuta kayo ng bis nyo. Di ba? Taas ka ng subscribers nyo. Tapos yung bis nyo naman, napaka baka baba. Di ba? Magpagitotoo lang tayo. Di ba? Gusto mo maging pa-famous, dumaka sa process. Diba? Gumawa ka ng mga content na hindi lang pambata, hindi lang pangmatanda, diba? Yung mga isa, yun yung isa mga lesson na natutunan ko sa paggawa IT na to. Siyempre, talang buhay ko rin itong paggawa IT na to dahil nandito lahat ng buhay ko. I mean, isi-share ko sa inyo, sinishare ko sa lahat ng buhay ko dito sa loob ng YT kahit private. To. So, nasa process pa rin, proseso lang. Dahil kung ano pinagdadaanan nyo ngayon, eh pinagdadaanan rin namin ngayon at pinagdadaanan pa rin namin hanggang ngayon. Number 2, huwag kayong balat sibuyas pag go-white ko. Huwag kayong balat sibuyas. Kasi sabihin kayo hindi magaling, kaya sabihin na ganting, ano, huwag kayong balat sibuyas. Dahil every upload nyo, every kaka-search nyo, kaka-aral nyo, ako, proudly ako, proud ako na graduate ako. Hindi mo actually graduate. Na natuto ko sa YouTube University ko. Okay, Brett Sibuyas, dahil pag sinabihan na kayong ganito, ganito, ganyan, pangat yung film nyo, hindi maganda pagkaka-edit nyo, di ba? Eh, gawin yung halimbawa, gawin yung lakas yung mga sinasabi nila, di ba? Matuto kayo, di ba? Gawin yung mga hagdan nyo, yung mga sinasabi nila ng mga pangit o pambabasahin nyo, di ba? Hindi natutunan ko dati. Oh, di ka na marunong gumawa ng ganito. Hanggang ngayon, ganun naman. Hindi ka marunong gumawa ng ganito, pre, Greg. Di ka pwede marunong ganito. Ang pakat ng gawa mo, ganun. So, every salita, nagpa-practice ako. Nagpa-practice ako. I wanna just, natututo naman ako. Yung mga film ako na maganda para sa akin, eh, maganda rin naman sa iba. So, yun nga. Ito, nakasating na itong ano natin. Zucchini. Dim light lang, ay dim light, hinaan nyo lang yung kalan, yung apoy, para hindi masunog. So ngayon, medyo totoos lang natin ng konti. So yun nga, yun yung natutunan ko, bawal tayo maging balat sibuyas. Sa pag may mga bash tayo, gawin nating hagdan yun, gawin nating panlaban yung sarili natin. O gawin nating magandang, magiging positive tayo sa pambabash na yun. Eh, gusto ko maging YouTuber. Tapos pag nasabihan ako ganito-ganito, magagalit ako. Alam mo yan, totoo lang tayo. Real talk lang tayo. Pag sinabihan ako masama, pangit ng mga kapwa YouTubers mo, mga organic at mga nanonood sa'yo, eh, tanggapin mo. Bisa kailangan din natin yun para matuto tayo, eh. Diba? Kaya pag di tayo sinasabihan na ganun, wala, kampante lang tayo. Ito lang gagawin mo. Hindi mo na, ang gandungan na lang din, di ba? Gandong ka na lang sa galing nyo. Ayaw mo nang taasan pa yung galing nyo. Lagpasan pa yung galing nyo. So, lesson number 2. Huwag ka maging balat sibuyas. Diba? Matuto ka tanggapin yung mga hates, mga negative comments sa'yo. Yung mga natutunan ko. Kaya, kalmado lang ako. Relax lang ako sa pag-YT. Hindi ko kailangan ganito. Hindi ko kailangan ganyan. Mabilisan. Kaya, lagay na natin yung plug. So yung mga kaibigan, nakikita nyo na medyo toast na yung, hindi man actually toast, medyo on na yung zucchini. Gagawin lang natin ngayon, kailangan mabuo siya para maging pie. Diba? Next, mag-aral humawak ng camera, huwag mamera, yun lang naman. Point na yun, mag-aral tayong mag-film na mag-film kaysa mag, alam mo na, mamera tayo.
Di ba? Ito tayong umanggulo. Huwag manggulo. Karamihan. Karamihan sa mga creators na to. Ato, karamihan sa mga creators na to. Ang gulo-gulo. Lalo sa mga GC. Sa mga GC. Mga premier GC. Ang gugulo. Imbis na umanggulo sila sa mga film nila, lagi pa nandun ang gugulo. Kung ano pa mga sinasabi. Kung mga nagbumura pa sa PM. Given na yung mangulit kayo, pero di ba, respeto nyo naman din minsan kung sino yung mga naka-premier, di ba? Hindi nagbumura-mura kayo doon kung ano yung mga sinasabi nyo, di ba? Huwag kung harap kayo umanggulo, tutukan nyo yung channel nyo, huwag kayo manggulo. So yun yung mga natutunan ko, no? Pag minsan, minsan nangungulit din ako, pero yun nga, inaano ko na, dapat ganito, huwag tayo, mag-share tayo, magbigay tayo ng mga na pwedeng mga nalalaman natin kung anong klase o paano sila mag-film. Ako the last pag nagbabaligtad ako ng nagato tortang zucchini, tortang egg with zucchini, nagamit ako nito. So ako nga nibabalik dito. Nyo. Medyo buo na siya. Hindi nga kalapit na maluto yung torta natin. Hipa number one, mag-aral tayong makisama. Huwag makisama. Di ba? Mag-aral tayong makisama. Mag-aral o pag-aral natin makisama lalo sa mga tao sa GC. Makisama tayo. Huwag tayong makisama. Di ba? Saan kasi pag nandun sa mga GC, ayaw talaga ng GC. Pag nandun ka, medyo naiging masama ka dahil nga hindi nagkakaiwasan yung kakaingitan. Kasi ganito, bakit siya ganito sa suporta, hindi kakaingitan sa suporta, bakit siya ganito ganyan, di ba? So naiging masama, imbis na makisama ka, naiging masama. Hindi yung mga natutunan ko dahil, real talk naman din, naiging ganun din naman ako. Minsan masama talaga ako pag ano, lalo't pag hindi ko gusto yung mga tao at mga pinagkisama, naiging masama din ako. So yun din ito, gusto ko maging YouTuber, gusto ko maging influencer, di ba? Gusto ko maging creator, di ba? Gusto ko maging ano, kaya gusto ko, di ba, unahin ko sarili ko na makisama kaysa makisama. So yung mga natutunan ko dito sa loob ng YT na to. Ay pa mga natutunan kong wag magpakumbaba tayo, no? Kaysa magbaba tayo ng kapwa. Matuto tayong magpakumbaba kung anong ano, kaysa magbaba ng kapwa. Turing mong bata, yung sarili mo sa pag-YT, yung parang bata na gusto lagi matuto, lagi ko sinasabi yan. Para kay newbie ka, matuto ka na parang, gusto mo lagi matuto, di ba? Habang luluto tayo, luluto na naman. Turing mo yung sarili mong bata na laging gustong matuto, yun nga. So yung mga natutunan ko, yung mga experiences ko, mga lessons mga sa pag-YT na to. Isa pa sa mga natutunan ko o mga lesson na natutunan ko na huwag kang makirant lalo pag hindi mo alam yung mga nangyayari. Dahil marami kasi na ikirant tapos hindi nilang alam nila kung anong nangyayari, kung ano ba yung talagang pinagmulan. So nagiging away. Pagkisimulan pa ng gulo sa pag-YT. Yung mga members mo. Yeah, simple-simple lang, no? Simple-simple lang naman. Pinagkukwento ko dito sa naiintindihan nyo. Bukod sa anong naging history na itong itlog sa buhay ko. Di ba? And dito na sa loob ng pag-YT. Real talk lang, di ba? So, lahat nga na sinabi ko, bato-bato sa langit at tamaan, magbago ka. Kundi naman, bahala ka. So, ito na yung finished product natin. Torta with zucchini na medyo na toast. Lesson lang yan, huwag kang maging mapili. Kung anong kaya ng bulsa mo, lalo ngayong pandemya na to, yun lang bilhin mo. Bumawi ka pag nakabawi na yung buhay mo. And kung nag-isawa ka sa iisang putahe lang, para sa pag-YouTube mo lang, kung nag-isawa ka sa content mo, magmuha ka pa ng mga bagay, nag-isasaya mo ng mga bagay, nag-isasaya ng mga viewers mo, lagi mo nag-twist, lagi mo ng mga kaibang hate, lagi mo ng mga kaibang mga anong putahe dyan sa pag-YouTube mo. And lahat na sinabi ko, sabi ko nga, matabot sa langit, tamang magbagalit. Kung hindi naman, magbago ka. Hindi. And shoutout sa lahat ng tao dyan sa baba. And kay Mimi, much love siya, respect sa'yo. Happy birthday na rin. Just check my correct. Yan nyo lang, love lang yan. Huwag nang paawa-awa pa, kasi love lang yan. Magluto at magkwento kayo. Beer.